What's up sa inyo, mga mata? So, ayun po, no? Kung mapapansin nyo po, no? Kumikintab yung aking noo. Diba? No? Kasi, alam nyo po, nagpagupit po ako kanina. Then, alam nyo po, no? Nainis po ako dun sa nagkupit sa akin kanina. Kasi nga po sa kadahilan ng sabi ko, no? Gupitin niya lang yung sa likod ko, no? Dito sa bandang likod, no? Bawasan niya lang yung sa bandang likod, no? Kasi ayaw kong ano, ayaw ko naman yung masyadong maiklin. Pero, no? No? Sanggala, no? 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 Patignan ninyo nangyari, no? Naging maiksi, no? Nagmukha akong syukoy. Pero wala na tayong magagawa doon, mga mata, no? I-accept the fact, no? Na ganito talaga yung tsura ko pag maiksi yung buhok. Pero well, no? Wala na tayong magagawa, so never mind na lang. Pero naiinis pa din ako doon sa nagupit sa akin. Kasi nga, dapat ko dito, sa likod lang eh. Pero, wala, no? Wala eh, kitang-kita tuloy yung noo ko, no? Kaya kung mapapansin nyo po yung mga vlog ko or mga memes ko doon sa Facebook, mahaba yung buhok ko, talagang tinatakpan ko tong noo ko, no? Talagang binalagyan ko yan ng bangs, no? Kasi para hindi, ano, alam nyo yun, no? Kasi tignan nyo, diba? Nakita yung noo, umikintab pa, para nilalagyan ng Star Wax, no? Pero sige, no? Wala natin magagawa. Tutubo rin naman to, no? Hantayin na lang natin tumubo, no? Hanggang sa humaba. Bababa ko na lang ulit. Pero sige, mag-enjoy muna kayo dito sa noo ko, no? Habang maikli pa, no? Ikaw na nanonood, bumupagtawanan, no? So ayun, no? Ang pag-uusapan natin ay mahalagang bagay, no? Ay patungkol, no? Patungkol siya sa drawing, no? Patungkol siya sa drawing. Hindi po siya sa drawing na, alam nyo yun, yung kapag may pupuntahan kayo tapos drawing, no? Hindi po ganon. Drawing na, alam nyo yun, magdo-drawing, no? Kaya, I feel relate naman kayo. Ako na nanonood, feeling ko relate ka kasi most of my subscribers naman, architect student, no? Siguro architect student ka din. Katulad ko, hindi ka pa nakasubscribe, no? Beka naman, no? Pasampal na ng subscribe button at i-hit mo na rin yung bell para updated ka, no? Lagi. Naisip ko lang to kasi hindi naman sa trip-trip lang. Feel ko nga, lahat ng subscribers ko is mahilig sa drawing, katulad ko, no? Then, kung hindi ka man mahilig mag-drawing, baka gusto mong matuto mag-drawing, no? So, huwag na natin patagalin, no? Pag-usapan na natin yung drawing na yan. Paano ba ako natuto mag-drawing? Paano ba ako natuto mag-drawing, mga mata? Paano ko kinahiligan yung mag-drawing, no? Paano ako natutong mag-drawing, no? Bakit ko gusto, no? Bakit ko ginusto? At paano ako nagdo-drawing, no? How, why, and what, and where, and everywhere. And so ayun, no? Pag-usapan natin siya. Magsisimula ako nung pagkabata ko, no? Magkikwento lang ako sa inyo kung paano ako, no? Kung paano ako natutong mag-drawing at kung bakit ako mahilig mag-drawing at kung bakit ko gusto mag-drawing, no? No? Bakit? Bakit nga ba? No? Bakit? No? Sa dami-dami ng talent, bakit gusto ko mag-drawing? So, ayun po, no? Nung bata po ako, no? Nung grade 1 ako, syempre, no? Nag-grade 1 kasi ako noon agad, hindi na ako nag-prep, hindi na ako nag-kinder, no? Hindi na ako pina-enroll nung nanay ko doon, no? Kasi wala na ni. Grade 1 ako agad kasi matalino. marunong na ako magbasa, marunong na ako magsulat, grade 1. Ako nga pinagre-recite dati. Kaso daw nagkikinig talaga. Kung alam nyo yun, no? Kung ikikwento ko lang sa inyo, no? Yung buhay ko nung grade 1. Pag nagdi-discuss po yung madam namin, mga mata, no? Hindi po ako nagkikinig, no? Hindi ako nagkikinig. Hindi talaga ako nagkikinig, no? Ganun ako. Matalino ko eh, hindi ako nangikinig. Lahat ng mga kaklase ko, no, nagre-recite yan, mga bata. Tapos, pinapapunta sa harapan ng ano, pinapapunta sa harapan ng classroom. Tapos ako doon lang sa upuan, no. Tapos makikita ng madam, no, makikita ng teacher ko, no. Na nakaupo lang ako doon, nakatingin sa lamisa, no. At paglalapit yung teacher ko, no, ang makikita niya, ganito, mga mata. Ganito, no, makikita niya yan, no. Siguro relate ka dito, no? Siguro naman relate ka sa mukhang to, no? Siguro naman, naka-drawing ka na ng ganito. Kapanahong ano lang, stickman lang yung alam natin, no? Stickman tapos may tatlong buhok, tapos dalawang ngipin, tapos duling pa. Masaya lang yung alaala na gano'n, no? Bata tayo tapos nag-i-enjoy tayo, kala natin ganda-ganda, no? Yung mga ganitong drawing dati, nag-i-enjoy na tayo, akala natin, ganda-ganda, diba? Siyempre, bata pa tayo nun, no? Hindi naman natin yung mga bata ngayon,
kapag nakapag-drawing ng ganito, no? Kala nila professional. I think naman, mga mata, no? Lahat naman tayo nakaranas ng ganong karanasan. Yung mag-drawing ng stickman. Lahat naman tayo nagsisimula sa stickman talaga pag nagda-drawing, di ba? Wala naman akong kilalang nag-umpisa ng drawing, no? Or nagsimulang mag-drawing, very first time na mag-drawing. Tapos ang drawing, no? Nag-portrait ng tao. Wala akong kilalang ganon. Siguro meron. Pero wala akong kilala. Sabihin nating bata, no? Sabihin na nating bata. Tapos first time mag-drawing, tapos nag-portrait, no? Aba, napakagaling, no? Alam, napakagaling, no? Boss na kita, no? Luluhod na ako sa'yo pag ganon, no? At alam niyo po dati, mga mata, kapag ako ay, ano, pag ako ay nakakakita ng mga ano, alam niyo yun? Yung mga gamit-gamit na nadyaryo, no? Tapos nakakakita ako ng mga comics, no? Relate man kayo dito, no? Pag nakakakita ako ng comics, tapos may mga tsura, dinodrawingan ko yung mga tsura, no? Alam niyo yung tao, alam niyo yung tao sa comics, no? Tapos yung ngipin, buburahin ko yung ano, yung parang ganito, no? Kunwari, kompleto yung ngipin niya, no? Tapos gagawin kong black dito, tapos para lang maging bunga, tapos magtatawanan ko. Ganun ako, siguro relate ka doon. Tapos minsan, no, yung mga drawing sa comics, tapos walang buhok, nilalagyan ko yan ng tatlong buhok para magkaroon naman, no, kahit paano meron namang buhok, no. Ganun yung ginagawa ko nung bata. Habang tumatanda ko, no, mga mata, ang pinakaunang na drawing ko na anime, si Goku. Kung kilala nyo po, si Goku. Yung ganito yung buhok. Yung ganyan, yung nakataas, no? Tapos yellow yung buhok. Tapos yung damit nakaganyan. Tapos, alam nyo yun? Yung Super Science. Yun yung una kong drawing. Papakita ko lang kung ano yung tsura ni Goku, no? Nung drawing ko siya ng first time. So, ganito po yan. Wait. And so, ayun, mga mata, no? Ang tsura po ni Goku dati, nung una ko siyang drawing, ay ganito. O, diba? Ganito po yung tsura ni Goku nung una ka siyang drawing, no? Nung bata ako, proud na proud ako sa sarili ko na nakadrawing ako ng ganito. Ikaw ba naman, no? Ikaw ba naman, no? Grade 3 ka, grade 2, tapos nakadrawing ka ng ganito. Aba, matindi ka na idol, no? Matindi ka na dun, no? Bakit nakadrawing ka ng ganito, tapos elementary ka, no? Elementary ka, tapos grade 1, grade 2, grade 3 ka ganyan. Tapos nakadrawing ka ng ganito, mukha ni Goku. Aba, malupit ka na nun to. Pinapakita ko pa yan sa mga lolo ko, no? Tapos sasabing sa akin ng lolo ko, bakit daw maraming ano, maraming sago? Bakit daw mukhang ano, mukhang alam nyo yun, yung mukha siyang ano, yung beans, no? Bakit daw may kamay na beans? Then tapos, yung buhok, bakit parang ano, bakit parang dahon ng papaya daw? Ito yung tsura ni Goku nung una ko siyang drawing, maalala ko. Tapos meron pa siyang patali-tali dito, no? No? Ganun po yung tsura ni Goku noon. Pero, no? Sa edad kong to, at nakakakita ko ng drawing na ganito. Natatawa na lang ako noon bakit. Proud na proud ako dati pag ganito yung drawing ko. Pero ewan ko bakit, no? Proud pa rin naman ako. No? Kumpara mo naman dito sa stickman, no? Tapos nag-improve ka. Nagkaroon ng katawan, kaibigan, no? Nagkaroon ng katawan. Yun yung pinakamaganda sa lahat, no? Sa stick, no? Mula sa stick, no? Dahil nag-improve ka nga, no? Ito yung drawing ko ng grade 1. Tapos nag-grade 2 ako. Nagkaroon ng katawan. Meron pang buhok, no? Meron pa siyang buhok, no? Kaibigan, no? No, kamata? Nagkaroon parang muscles, no? Merong muscles. Muscles yan, kaibigan, no? Muscles yan, kamata. Hindi po yan beans, no? No, shout out sa lulu ko dati, no? Pero wala na po. Oh, no! Lolo, no? I-explain ko lang po kung bakit ganito yung drawing ko nung bata, no? Ganito po ang mag-drawing ng muscles, lolo, no? Na, kung naririnig mo ko ngayon, lolo, hindi po yan beans, lolo. No? Patawarin niyo po, no? At hindi po to down ng papaya, lolo. Buhok po to, lolo, no? So, kung nakikita nyo man ako ngayon, lolo, no? Kung makikita nyo man yung mga artworks ko, siguro naman proud po kayo, no? Hindi na po ganito yung tsura ng drawing ko ngayon, no? Sana proud po kayo ngayon at hindi nyo na po siya aasarin na mukhang papaya at beans. At meron pa kamata, no? Meron pa tayong isang drawing, no? Na sa palagay ko, ay relate ka, no? Walang iba, no?
yung pag-drawing ng bahay, no? Pag-drawing ng bahay. Ganito po ako mag-drawing noon. Maalala ko lang, no? Kasi mahilig talaga ako mag-drawing ng mga bahay dati. Kaya ako nga kinuha yung kursong arkitekto, no? Kapag nag-drawing ako ng bahay kamata, hindi po dyan mawawala yung araw na may tibol at sa gilid ng bahay, mayroong puno. Ganun po ako mag-drawing ng bahay dati, no? Ganito po siya. Yan. Ganito po mag-drawing ng bahay dati. Meron siyang isang bintana, tapos dito sa gilid, merong pintuan. At yung bubong, syempre, hindi dyan mawawala yung triangle, no? Ganun na po ako mag-drawing dati. Feeling ko naman, ganun ka din mag-drawing dati, no? Tapos meron pa puno sa gilid. Ganun po mag-drawing dati. Ganun po kami mag-drawing bilang bata. At pag nakakapag-drawing kami ng ganito, mga mata, eh talagang natutuwa ako. Dahil akala ko professional na ako. Kala ko galing-galing ko na. Kasi meron pa akong paibon doon sa taas, no? At meron pang paaraw, no? At feeling ko, no? Kumpleto na. At hindi na ako kakain ng buong araw. Dahil akala ko, no? Magaling na ako sa palagay na to. No? Pero yun pala. Ay, hindi pa. Aminin mo, ganito ka rin, no? Ganito ka rin mag-drawing dati, no? Siguro meron pang bundok sa likod, no? Nung nag-drawing ka. Nung pinadrawing ka ng teacher mo, ano? Nilagyan ko pa ng bundok sa likod, no? Da ganon, no? Then, hanggang sa tumanda ako, no? Mga kaibigan, mga kamata. Na-realize ko na ang drawing na ganito, no? Ay special, no? Napaka-special ng ganitong drawing. Kasi, no? Nagbabiral yung ganitong drawing, no? Kahit saan naman. Kahit saan elementary school mo makikita to eh. No? Ganito talaga yung mga drawing namin. Mga drawing natin. Aminin mo. No? Huwag na natin siyang patagalin, no? Masyado mga kamata. No? At punta na tayo sa realidad. No? Sa realidad na kung saan ngayon. Kasi ako, no? Nung bata ako, talagang mahilig ako mag-drawing. Kung napapansin nyo nga yung mga pinapakita ko sa inyo, no, ang papangit, no? Pero ganun talaga, no? Ganun talaga ang drawing ng mga bata. Hindi mo maikakailang, hindi naman maganda agad eh, di ba? More on practice tayo para gumanda yung drawing natin. Then ngayon, mga kamata, no? Dahil nag-improve nga ako sa drawing ko, no? Ngayon, mga drawing ko ay ganito na, no? Mapaganyan-ganyan na ako. May mga, no? Mga kaartihan na, no? Mapaganyan, no? No? Kumpara mo naman dati, no? Kumpara mo naman dati, di ba? Napakalayo ka mata, no? Since elementary, no? Tapos college, no? Napakalayo, no? Kaya, no? Sinasabi ko sa'yo, kamata, more on practice ka lang, no? Kung hindi ka man magaling mag-drawing, mag-practice at mag-practice at mag-practice, mag-practice at mag-practice at mag-practice ka lang. Kung hindi mo man kaya ngayon, no, sa ngayon, no, kung nari matanda ka na, katulad ko, at hindi mo pa nagagaya yung mga ganitong drawing, at ang drawing mo ay parang ganun pa rin, no, kang mawala ng pag-asa, kamata. Practice makes perfect. Yun nga, yung kasabihan na ganun, practice makes perfect. Elementary to college, no. So, ito yung mga plates ko ngayon, by the way. Papakita ko lang sa inyo. Nagupit yun. Tingnan nyo mo, nagupit-gupit na siya kasi ginagawa kong meme, no? Ginugupit ko siya para lang mapasaya kayo, no? Kalahin nyo yun, no? Yung pinaghirapan ko, gugupitin ko lang para lang mapasaya kayo. Kasi nga, gusto ko maging masaya kayo. Ganun. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, bekena man, no? Pasubscribe na, hmm? Pasubscribe na at i-hit mo na rin yung bell, no? And ito pa, no? Papakita ko lang sa inyo. Ayan. And ganyan, yung kay Le Corbusier. Yun ba yun? Tama ba? So, ayun lang kamata, no? No? Isa lang masasabi ko sa'yo, kung hindi ka man marunong mag-drawing, at kung gusto mo pa ng mas ma-enhance yung drawing mo, more on practice ka lang kamata, no? More on practice lang, huwag kang susuko. Kung gusto mo pa maging mas magaling mag-drawing, huwag kang sumuko, no? Laban lang na laban, no? Suntukin mo yung lapis pag ayaw, no? Suntukin mo, no? Tapos itapon mo sa basuran pag ayaw pa din, no? Kapag matanda ka na tapos di ka pa rin natututo, no? Tutulin mo, no? Pero huwag, no? Huwag naman ganun. Tututo at matututo ka kamata, no? Mga kilala nga ako kamata, no? Na dati, no? Hindi naman sa pagmamaliit, ay hindi naman ganun kagaling. Pero ngayon, no? Nakikita ko yung mga posts nila. Aba, no?
Aba! Parang professional, no? Ano yung sikreto nila, mga mata? Practice, no? Practice ng practice ng practice, no? Puta. Inaamin ko, no? Na hindi pa ako ganun kagaling, no? Nasa ano pa siguro ako, nasa middle, gano'n. Nasa middle pa ako. Kailangan ko pa ng more practice para mas gumanda yung drawing ko. So, ayun lang, kamata, no? Mula sa stickman, no? Na nagkaroon ng mga beans at papaya na ulo, no? No? No, nakakatuwang isipin lang, no? Yung drawing mo, to. Yung drawing mo, tas yung drawing mo ngayon. Masayang makita yung ganon, yung improvement. Masayang makita yung ganon. So, ayun lang, no? Hanggang sa susunod nating mga kabanata, mga kamata, peace! Oops! Wait lang, no? Baka hindi ka pa nakasubscribe. Subscribe ka muna at pahit ng bell, no? Para updated ka sa susunod nating kabanata, no? Sa susunod nating upload, no? So hanggang dyan lang.